Ang matandang tradisyon na ito sa India ay pinaniniwalaan na ang pagkahulog ng butiki sa anumang parte ng iyong katawan ay may kaakibat na omen o sinyales sa matagal ng panahon. Ang Gauli Patans Shastra ay isang parte ng astrolohiya na siyang nagbibigay pakahulugan base sa kung saan nahulog ang butiki sa iyong katawan. Ito ay nagmula sa bansang India. Sa video na ito, atin ang alamin ang pakahulugan o ang sinasabing omen kapag nahulog ang butiki sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala sa mga ganitong paksa o usapin. Kung ang nilalaman ng video na ito ay hindi sang-ayon sa iyong paniniwala, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Ang kahulugan ay naiiba base sa kasarian ng isang tao at kung ito ba ay sa kanan o kaliwa. Ang mga detalyadong mga interpretasyon na ito ay makikita sa Gauli Panchanga, depende sa panahon at rehiyon kung saan nahulog ang butiki sa katawan ng tao. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din, i-click ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong videos. Ito ay nahahati sa katawan ng babae at katawan ng isang lalaki. Narito ang ibig sabihin kapag ang butiki ay nahulog sa katawan ng isang lalaki. Sa parteng ulo, ito ay alitan. Sa tuktok ng ulo, ito ay pahiwatig na may mamamatay. Sa mukha, ito ay hindi inaasahang yaman. Sa kaliwang mata, ikaw ay makakatanggap ng magandang balita. Sa kanang mata, may misyon ka na hindi ka magtatagumpay. Sa noo, ito ay ang iyong pagkakawalay sa mga mahal mo sa buhay. Sa kanang pisngi, ito ay masamang balita. Sa kaliwang tainga, ito ay suwerte sa pera. Sa taas na labi o upper lip, ito ay pagtatalo. Sa babang labi o lower lip, ito ay financial gain. Sa parehong labi, ikaw ay matatanggap mo ang balita na may namatay. Sa bibig mismo, pag-ingatan ang iyong kalusugan. Sa likuran sa kaliwa, ito ay suwerte sa material na bagay. Sa pulso, may pagbabagong magaganap sa iyong bahay. Ito ay gaganda. Sa parehong balikat, ito ay financial loss. Sa mga daliri, magkikita kayo muli ng mga matagal mo ng kaibigan. Sa kanang balikat, ito ay problemang paparating. Sa kaliwang balikat, ito ay kahihiyan. Sa pige, ito ay kawalan ng material na bagay. Sa balbas o bigote, ito ay mga pagsubok. Sa paa, ito ay problema. Sa ankle, ito ay paglalakbay. At sa daliri ng mga paa, ito ay pagkakasakit. Narito naman ang ibig sabihin kapag ang butiki ay nahulog sa katawan ng isang babae. Sa parteng ulo, takot sa kamatayan. Sa tirintas ng buhok, kaguluhan ng isip at sakit. Sa kaliwang mata, ito ay pagpapakasal. Sa kanang mata, ito ay mental stress. Sa kanang pisngi, ikaw ay magkakaanak ng isang lalaki. Sa taas ng kanang tainga, ito ay suwerte sa negosyo. Sa taas na labi o upper lip, ito ay problema o alitan. Sa babang labi o lower lip, ito ay mga bagong bagay na papadating. Sa parehong labi, ito ay alitan. Sa likuran, ito ay pagdating ng balita na may namatay. Sa kuko, ito ay alitan o pagtatalo. Sa mga kamay, ito ay suwerte sa pera. Sa kaliwang kamay, ito ay mental stress. Sa mga daliri, ito ay mga bagong pandekorasyon sa bahay na dadating. Sa kanang balikat, ito ay suwerte sa pag-ibig. Sa parehong braso, magkakaroon ka ng mga alahas. Sa pige, ito ay suwerte sa pag-ibig. Sa tuhod, ito ay makakatanggap ka ng affection mula sa iba. Sa paa, ito ay problema. Sa ankle, ito ay problema.
sa likod ng binti o calf. Ito ay pahiwatig na may bibisita. Sa kanang hita, ito ay pagkabigo. At sa mga daliri ng paa, ito ay pagkakaanak din ng lalaki. Ang mga terminolohiya na nabanggit sa video na ito ay maaari mong magamit bilang sariling referensya sa pagsasaliksik ukol sa paniniwalang ito. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.